kindly help us extend our call to those lost brothers and sisters of ours. Yung mga hardcore, kung pwede pa natin makumbinsin, tulungan nyo kami. But as it is, hardcore na sila, if they will continue to defy that, we are always ready to contain them. But yung mga nagdadalawang isip pa, kindly help us extend the message of the government that right now the government is really working and caring for them. Sa isinagawang press briefing, inihayag ni Major General Agustin na kailangan nila ang suporta ng media upang maipaabot ang kanilang layunin na kumbinsihin ang mga makakaliwa na muling magtiwala sa gobyerno. Paliwanag ni Agustin dahil sa lawak ng kanilang nasasakupan ay aminado siya na malaking hamon para sa kanila ang laban kontra insurhensya o pag-aaklas, kaya naman hinihingi nila ang tulong ng iba't ibang ahensya, partikular ng Philippine National Police, gayon din ng mga mamamayan sa mga komunidad. There is a lot of challenges that lies ahead. As I said, hindi namin talaga kaya i-cover ito. That's why we need the help of everybody. Dapat lahat tayo maging alerto at maging vigilant. If and when you will be able to monitor the presence of people na medyo kahinahinala, you report it as much as possible to the military or the Philippine National Police. Anya ang kanilang kampanya sa pagsugpo sa terorismo, alinsunod sa ibinabang kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte o ang Executive Order No. 70. Isa sa mga hakbang sa pagpapatupad nito ang pagdideklara ng mga lokal na pamahalaan ng persona non grata sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Malaking tulong ani Lieutenant Colonel Ulysses Laude, Acting Chief of Staff for Civil Military Operations, sa kanilang parte kapag inayawan sa isang lugar ang mga NPA dahil nadidemoralisa ang mga ito, kaya posibleng magresulta ito sa kanilang pagsuko. Ang personal ng rata, ma'am, ay saan ay makakatulong at ito ay magdudulot sa kanila na social pressure, because hindi lang isang tao parang nag-declare yung isang municipality. It is considered na buong municipality ay ayaw na sa mga NPA. Therefore, ang dulot nito sa kanila ay psychological effect, social pressure, para mahikayat sila na bumaba na sa mainstream or mag-join sa mainstream society natin. Hanggang sa isinusulat ang balitang ito ay umaabot na sa 290 na opisyal ang nagpahayag na ipinagbabawal sa kanilang lugar ang CPP-NPA-NDF, kabilang ang buong Region 1, apat na mga probinsya ng Abra, Zambales, Ilocos Sur at Ilocos Norte, 51 lungsod at 112 na munisipalidad sa buong Pilipinas. Masakit umano sa panig ng mga sundalo kapag nakapapatay sila ng kapwa Pilipino, ngunit dahil atas ng kanilang tungkulin ay kailangan nila itong gawin upang mapanatili ang kapayapaan at maisulong ang pag-unlad ng ating bansa. Nangako ang commander ng 7th ID na ipagkakaloob nila sa mga susukong rebelde ang karampatang mga benepisyo. There are a lot of former rebels that already claimed, they already gotten the benefits afforded to them out of the EKIP. No? And we will continue to see to it that all those who will return back to the folds of the law, they will immediately and rightfully be able to get those EKIP's benefits. At magsisilbi rin anya silang tulay upang maiparating at matugunan ng gobyerno ang mga pangangailangan ng mamamayan sa mga komunidad na may pag-aaklas. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa D. Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.